intention talaga ng seminar na to is to present kung ano yung current efforts ng Biodiversity Management Bureau, lalo na yung division namin for the Caves and Wetlands Division, as well as humingi ng comments with regards dun sa ginawa namin. One of the greatest challenges with regards to policy making as well as implementation is yung pang ginagawa natin, let's say sa academia or sa research, is paano natin siya mape-present into a way na madaling maintindihan ng mga staff natin sa region and yung mga cave managers natin, yung may jurisdiction dun sa mga caves natin, lalo na those open to visitors. So first, I would like to present to you a subject cave, mini case study, Hoyokan Cave. This is found in Albay. In the region 5. Okay, so kita niyo naman, this privately maintained daw, may signage tayo sa labas, strictly prohibited vandalism, littering, dating, and destroying rock formations as well as drinking liquor and beer. So, maringaw tayo dyan, malabo. So, okay. So, pag pasok natin sa loob, ito yung una natin naman dito sa entrance. So, siguro may comments na kayo ngayon. No? So, may kita natin, medyo madilim, sorry. Medyo modified na yung cave entrance. Ginawa na siya ng stairs for easier access. May rason yan mamaya. So, ayan, modify na rin siya. Meron na rin siyang installed lighting. And free yung mga tourists na hawakan yung mga formations nito. No? As well as, ayan, sa labas lang yan nung cave, may binibenta na formations na malalaki as well as mga necklaces. Ayan, sabi nila hindi daw nang galing yun doon. Kinuha daw nila yun sa kabilang bundok sa yung limestone formations sa gubat. Sabi nila. Pero ang pagkakaalam namin sa ibang mga, kasi usually blog posts yung mga pinagbabasihan namin, merong isang part ata nung kuweba na nasarado. And doon ata sila, ang hinala namin, doon sila nag-complex. Mahirap na. And last but not the least, ito, dance hall. Isang interesting kasi, kasi si courtesy kasi ko talaga yung James kanina, joke kasi siya na wala naman daw controversial sa seminar ko. So, buti na alala ko. May history kasi ang Hoyokan Cave na nung panahon ng Marcos regime. Developed siya nung Marcos regime and dati dito sila nagpa-party. Dance hall ito. So, minodify nila yung cave into a dance hall, isang chamber. As well as ito, this is not region 5. Familiar. This is a cave in 4-8. Yung ibig ni Robin, masungira ko. And dun sa isang chamber po doon ay meron doon wishing well na ito and may tiles na rin doon sa loob. So yan, siguro ano lang yun, icebreaker lang. Siningit lang namin ito actually. Yan. Start na muna tayo. Kumbaga dalhin niyo yung emotion niyo, yung thoughts niyo mamaya doon sa main policy. So ito yung basically legal basis lang na pinagbasihan namin for the safeguards in cave ecotourism. Hindi lang kasi BMB yung gumawa nito. This was made by the National Cave Committee. So member ang DNR, National Museum, PCST, Department of Tourism, LGUs, Akadim, so UP NIGS, and wala pa tayong biological counterpart for BMB katulad ng MGB sa NIGS. So hopefully UPLB eventually. So yeah, pinagbasihan namin is the Cave Act RA 9072, pati yung kanyang implementing rules and regulations, ito DAO 1994-04. Kilala ni Sir Carlo, siya ang proponent nito, siya actually yung nagsimula nito noong 1994 pa for cave management. Procedures in Cave Classification, DMC 2007-04. Meron po ba sa inyong, familiar ba po sa inyo to? Kasi diba nag-access tayo ng caves dito sa museum. Pero familiar ba sa inyo itong DMC na to? Itong Memorandum Circular? Hindi. Okay, pwede mo mag-assist? Sir? Oh, familiar na. Familiar ka? Wala na.
Hindi. May comment lang ako. Hindi, kasi itong DMC 2007 Singapore na to, sana maalala ko mamaya. Ito yung, nandito kasi yung procedures in cave classification. So dito pinapresent yung cave classes. May trivia tayo dyan mamaya. As well as, nandito din yung ginagamit natin na cave assessment form. So yan. Yung cave assessment form na yun, based dun sa results, yun yung nagde-determine ng classification ng cave after ng decision ng Regional Cave Committee. So familiar naman tayo. So meron tayong memorandum circulars na apat, 2012-03-2014-03-2015-08 and 2016-05. So yan yung list of classified caves natin. At the national level at least. Sabihin niya lang yung dumadating na reports sa amin sa BMB. Maaari na sa region, let's say sa 4A, meron silang na-classify sa regional level nila, pero hindi na-pasa sa amin yung report, so hindi namin siya na-include. So meron tayong gap doon. Isa pang challenge yun actually sa cave conservation. And yung DAO 2013-09, yung guidelines on ecotourism planning and management in protected areas, pero actually applicable siya also for areas not in TAs as long as ecotourism area siya. Parang meron ng technical bulletin dito. Nakalimutan ko lang kung ano yun. TV niya na nila sa amin. Pictures lang, legal basis. Yan. For cave classifications, kung hindi tayo familiar, meron tayong tatlong ginagamit na cave classifications sa bansa. So, class 1, 2, and 3. Class 1 basically closed siya to visitors. So, usually for research lang. Pero, usually talaga hindi na siya open for visitors dahil either meron siyang endangered species or usually masyadong hazardous. Class 2 na, class 3 muna tayo. Class 3 na generally safe daw for visitors, usually yung mga disturbed caves na ito or usually yung mga exploited caves na generally safe for inexperienced visitors. So yan, open siya usually for ecotourism. Pero surprisingly, class 2 caves yung pinakamarami nating classified caves. So usually, ito yung parang halong class 1 and class 3. Ideally, meron lang certain areas na open sa visitors, usually entrance to the twilight zone ng cave. Pinapagawa natin dito? Hindi na siguro. And yung usually dark zone ng cave ay sarado. So yan. After natin i-present yan, inawala ko naman. Dito muna tayo sa background. Sorry. So yan. Based dun sa cave classifications natin, meron tayong 455 classified caves at the national level. That is out of more than 2,000 cave and cave openings inventory. Parang nasa 2,200 o 2,400 na nata tayo sa inventory lang namin. Majority of which are class 2 and 3 caves. Most are open to visitors. Hindi ako makapagbigay ng statistic talaga dyan kasi hindi talaga namin masigurado kung ano yung ilan talaga yung open sa tao at lang yung kasi meron tayong gap sa reporting from the LGU to the regional level pataka sa amin. And only few are known to have management plans. And those management plans ay marami pang gaps. Hindi ko na rin sasabihin yung number kasi out of 455 medyo masakit. Yung sakit sa feeling. So yan. Isa sa dahilan kaya pinresent ko to is dito din yung isang dahilan kung bakit namin binalak na gawin tong policy na to. Kasi ang nasa management plans natin usually pag nakita natin is lack for a better term. Hindi masyadong substantial siguro. Yung term. Usually nakafocus siya sa tourism. Not really ecotourism. We say ecotourism, pero we will define, meron tayong short definition yan mamaya. And usually, focus siya sa livelihoods, pero with regards to actually yung biodiversity conservation component and yung management and protection, talaga lacking tayo. Not to say na wala kaming pagkukulang, marami talaga challenges actually from every other party. So, balik tayo dito. Actually, cave ecotourism has its roots from around 1990s. Dufos and Dearden. Ito ang tawag ng NCWOR, or the Non-Consumptive Wildlife Orientated Recreation. So yan, this human recreational engagement with wildlife during the focal organism is not purposely
removed or permanently affected by the engagement ng tao dun sa lugar. So yun yung isang aim ng ecotourism. Actually, hindi yung isa yung parang tinatry namin na 3% dito sa policy na to. Kasi backhunting pa rin ay prevalent dito, ganun. And it's an alternative livelihood for the community. Pero ang challenge is, hindi naman talaga natin nagagamit yung, or hindi talaga natin na-apply yung true definition ng, let's say, ecotourism sa bansa. General. So yeah. Makita lang natin, kaya siya tinawag na non-consumptive wildlife, non-consumptive, kasi low yung amount ng physical interaction sa tao. Nandito siya. Yeah. Low yung interaction niya with regards to the yung focal organism, so yung disturbance may minimize dun sa area. Dito isa lang din tong figure showing na part ng non-consumptive use is actually ecotourism activities, so bird watching, whale watching, photography trips, nature walks, commercial photography, ganun. Compared sa consumptive use. So, rational. May mga nakapunta na dito actually sa Cape Forum. So, bago ako magsimula, diba, yung na-present ko na briefly kanina yung challenges with regards to, let's say, being a person from the academe and trying to, kumbaga, papahintindi mo dun sa ibang tao na, let's say, layman, for those outside of our field. Kasi, napakahirap yun yung challenge nun. How do we present to them in such a way na mabilis maintindihan, and then na-maintain natin yung integrity ng aim natin. And the aim of this policy is actually to set a standard. So, meron kasi tayong iba't ibang levels of competency sa regions natin. Let's say, sa ibang regions, meron tayo talaga na experience for cave management. Meron tayong na not so much. So, kasama doon from areas dahil sa rationalization. Dahil na ngayon sa experience namin for monitoring activities, usually mga taga-coastal at mga galing sa forestry area, nalilipat sa CDD, na division, conservation development division. Na ano, so, yun yung challenge doon. Paano mapapaintindi doon? So, challenge was to laymanize yung concepts for cave conservation into such a way na please maintindihan siya ng lahat, maggamit siya ng lahat. If you're a layman reading this policy, maintindihan mo yung gist, and then based on the cave assessment, yung BMC 2704, pagbabasihan mo yun kung ano yung management interventions na magagamit mo. And kung experienced ka na cave manager, or let's say cave biologist ka na nag-work sa isang area or tumutulong sa cave management sa isang area, may improve mo pa yung sinasuggest namin na guidelines. While meeting yung standard nung lahat. So yeah, they are unique natural and fragile ecosystems with important values, but scientific, economic, educational, cultural, historical, and aesthetic. However, many of our caves are endangered due to inappropriate and uncontrolled use. Then, cave entrances create disturbances that can lead to alterations to the cave environment. As well as activities inside and outside caves, lagi namin sinasabi yung outside kasi actually mas na-apekto pa yung activities outside kaysa sa inside. Okay. Will likely affect in a mild sense, their integrity as well as their resources and may deny the future generations enjoyment of this natural resource in the context of ecotourism. So the objectives of this policy was to identify and provide a range of environmental and social safety nets to address and minimize the impacts of ecotourism activities, to sustain ecosystem services provided by caves and its resources, to maintain integrity of caves and their resources, to foster economic benefits to host communities and ensure the satisfaction of visitors, and finally, to encourage multi-stakeholder participation in the development and monitoring of ecotourism activities within and around caves, especially for sa mga partners natin dito sa DNR, meron tayong MOA template, yung Technical Bulletin 2013-05 tsaka 2013-06, yung tripartite tsaka yung isa pa na MOA for LGU landowner and the DNR as well as LGU and the DNR. So,
after ng during the management planning process, actually, usually, inayos na rin nila yung memorandum of agreement. So the components actually ng policy na to is divided into the biological component. Yun yung gusto ko talaga i-present sa inyo kasi I'm a biologist, pero feeling ko kasi baka may mumiss pa ako kasi nga na-laymanize yung wording, and yun yung isang gusto ko sana hingin sa inyo yung comments. Archaeological, geological, hydrological, paleontological, components on beastmark management, and advanced. Tiyatawag namin ang advanced kasi actually dinidiscourage namin ito. Meron tayo ditong discuss to mamaya. Ang part dito is sustainable infrastructure, sustainable na infrastructure, please note, as well as ecologically transparent gating. So sa biological, the biological component of this policy, actually yung policy is 40 pages as annexes. So hindi ko na i-discuss dito, pasadaan na natin. Covers general guidelines on cave biota protection, such as zoning parts of the cave with notable and or sensitive taxa. So kasama dito yung, we took into consideration vertebrates, so yung bat cichlids, herps, and aquatic vertebrates, inverts, such as insects and related arthropods, mollusks, and aquatic invertebrates, microorganisms, bacteria and fungi, and also biota outside caves, fauna and flora in the caves. So kung nagtataka iba sa atin, bakit pa ba tayo nag-assess kung sa labas? Kasi dependent yung kung iba sa labas. No. Sa labas ng environment. So biological, ito yung nilagay ko. So actually, marami pinagdaanan ito. Yung pala yung hirap pala gumawa ng policy. Kasi pag masyado kang rigid, hindi lang masyado type. Pero kung masyado kang softy, hindi lang masyado type. So daming compromise. So yan. Keystone species, may context clue kami dyan, na-define namin kung ibig sabihin ng keystone species. Like, they were removed from an ecosystem, the overall health of the ecosystem will deteriorate, posing a threat to the survival of other species of animals and plants. Bats in general provide the majority of volume of guano, the primary energy source in caves. So proper identification of bat populations to species level, including their conservation status, is of high priority. Cave managers should also take note of the population size of bats inhabiting caves. Usually, ginagawa naman to ocular naman kasi yung assessments natin. And usually, may mga trained naman tayo na staff pa sa baba with regards to bat counts. There are chambers in caves where high concentrations of bats can be found, as well as high volumes of guano. These areas should be closed to visitors to avoid disturbing the bats, and also due to the likeliness of the presence of bat hair, so hazard consideration to the visitor. The time of emergence of bats and return for roosting should also be considered. Pinaka-highlight namin actually dito is yung identification. Isang challenge natin is actually providing a good baseline data for all our caves. Kasi usually, magbibigay sila sa akin ng report, identify the fauna inside the cave. Bat, paniki, kagi, kabog. How many? Many. Ganun. Kaya mali yung spelling. So, also, siyempre, may ano pa rin yun. Kumbaga may itaw pa rin. In a way, kung tama ba yung identification or hindi. So, yan. Pinapa-identify namin sa kawin lang. As much as possible. Swiftlets also, we highlighted swiftlets. Kasi nga, they are also a source of guano for the energy recycling process. And also, some species are also economically important due to their edible birds' nest, aerodromes. Similar to bat populations, swiftlets shall be properly identified to determine their conservation status for proper zoning and management. So we say zoning, some areas are closed or usually seasonally closed, seasonally open. Minsan open talaga siya, buong season and management. Nest collection of non-threatened species of swiftlet may be utilized and regulated for regulated nest collection and close to visitors to minimize disturbance. Sinabi namin yan kasi actually mayroong good example in Palawan. Nang ginawa nila is they classified this as a class 3 cave. Ginagamit na kasi siya dati pa for bird's nest collection, pero strictly for edible bird's nest collection. So walang nangyayaring ecotourism activities na or tourism activities na sila. Pati yung time of emergence nila and also return for roosting should also be considered.
Further, collection of wildlife and their derivatives or byproducts requires necessary permits from the DNR. Also, sa herbs, some reptiles and amphibians are also known to inhabit caves. Sobrang general, di ba? So, pag may nakita yung parang idea ko lang dito is, kuwari, kung sino mo magbasa nito, ay may palakapan na. So, yung palakapan na to is, should I consider this frog? This population of frogs, di ba? So, hopefully, mapa-identify niya yan or ano, malaman niya na doon pala siya, kuwari, cave dweller pala siya doon. Then I consider it, parang siguro magpapa-assist ako sa, let's say, sa akin, kaya sila may, okay, ano bang behavior nila. Then we go from there. Then we put them dun sa management plan, dun sa protection. Yeah. Some snakes are known to use caves from short to significant amounts of time, preying on bats as they fly out of the cave. Lizards also sometimes observed in entrances, and they should also be taken into consideration in cave management as they are also significant in cave community structures. For invertebrates, medyo sabi na magandang gamitin as origin species ng invertebrates since mas localized sila compared sa bats. So, mas maganda silang, at sometimes, na mas maganda silang indicator ng health ng kuweba. So, pag lagi namin kinocomment na please take note na pag may nakita kayo dyan, cricket o ano, pakitake note sila lagi kung saan sila nakikita, kung anong zone, anong-ano. Yeah, so cave crickets, spiders, beetles, cave cockroaches, cave centipedes, and other cave-dwelling arthropods are of very high significance in the conservation of cave ecosystems. Ayan, sinabi ko na pala. They are exceptional subjects for monitoring the health of a cave. Also, mollusks. Yeah. And then usually, meron tayong iba kasi na mollusks na actually troglobiotic, troglobitic. So, yeah. For fish and microbes, hindi ko nasalihin sa isa. Pinagsama-sama ko sila ito, aquatic life and habitat. Kasi generalize na lang namin na pag sinabi namin ingatan mo yung tubig, usually lalo na yung stagnant water, ingatan nyo na lang. Kasi kung hindi nyo naman, kung if you do not have the resources or the knowledge or the skills to actually assess yung mga pools, iwasan nyo na lang. Diba? So streams, pools, or any other form of water found in terrestrial caves should not be disturbed, particularly those known to be inhabited by stegobites. So bodies of water in caves may also be inhabited by microorganisms significant in the cave ecosystem. Water flow patterns in caves should not be altered, pero may experiences tayo na actually na-alter siya and worse, usually kinokolekta pa for drinking. Kasi they affect streams covering of sedimentation, especially areas inhabited by stegobites. Pools and pools should not be drained as a source of groundwater or for the convenience of visitors. Blowing out or draining a rimstone down could strand or kill cave life. Also, nakatulong siya sa pagtuyo ng kuweba. So, tinuyo yung kuweba, yung mga reliant on humidity and stable conditions ng cave, eventually, mamatay sila. So, for organisms outside caves, sinabi na rin natin ito kanina, degradation of the environment outside caves will greatly affect their health, their functions, the populations of cave fauna, and the aesthetic value of formations of caves. Flora and fauna identified in the vicinity of the cave shall be taken into consideration. Ito actually idea itong suggestion na itong buffer zone shall be designated around the cave where no infrastructure aside from the necessary signage, ladders, rails and railings for the safety of guides and visitors are to be installed. Yung buffer zone actually is challenging kasi wala pa talagang naseset or wala pa talagang sapat na study to say na gano'n ba kalaki talaga yung buffer zone dapat. So usually, ang saan namin tinitingnan is iaamping namin siya for protected areas. 100 meter radius lang natin na siya. Check pa na. For archaeological, basically covers cultural and scientific significance and sinasabi lang na as per RA10066, also known as the Heritage Act, any form of excavations or resource extraction inside and the immediate outside vicinities of caves will require proper clearance. And also, visitors should not gather, collect archaeological and paleontological resources or materials whenever such are found
inside the caves and their immediate outside vicinities. So that's no vandalism allowed. So should not write, vandalize, or deface or mutilate any part of the cave, both inside and outside. For geological, actually our partners from UPNICS provide a brief first speleogenesis or the formation of caves and formations, types of caves, so geohazards. And for hydrological, sinabi lang nila na also the same dun sa biological. So avoid diversion and destruction of water pathways to prevent degradation of the cave system and enhancement of cave and sinkhole collapse. Okay. Questions po ba so far? Naintindihan ba? Kinakain ko at tayong sinasabi. So fossils. Okay. Ah, isang challenge to. Isa ding paraan na ginamit namin tong policy na to to actually improve yung relationships with other partners. Kasi usually, may nagre-report sa amin, kuwari merong cave na merong archaeological and paleontological na specimens or fossils. So usually, saan nila lang nire-report. So ongoing excavation doon, yung concern, late na namin yung malalaman. So late yung consideration sa flora and sa cave fauna, cave biota. Baka nakakalimutan na most likely. So yun. Or usually, sa amin nire-report, ay papasok pa namin sa National Museum. Okay. All fossils are owned by the state as per Republic Act 4846, and these specimens should only be removed upon agreement with government agencies concerning this matter. Also, yung unregulated na pag-collecta nito is maka-stop pa din sa mga nanilirahan sa kuweba. Fossil experts along with speleologists and geologists should be part of the fossil extraction team, and also a representative from the government agencies concerned must be present at the time of extraction. Ngayon ko lang naisip to, dapat pala merong post-assessment after ng extraction nata, ang DNR ng assessment team, para ma-assess kung may... Joseph, mas parang dinesign for ano klaseng fossils or lahat? General lang. Wala ka kasi kanino. Winter management provides guidelines before, during, and after cave entry for cave guides, visitors, and managers, such as strict implementation of visitor registration system. Actually, lahat ng sinabi kong should kanina, please replace it to must. Yun yung original na form. Must lahat. Kaso, pinasuggest na masyado harsh. So, sabihin ito, should. Sige, parang malabas na. Okay. Wearing proper caving attire. Yung maganda tayong example mamaya. Promise. Providing informative tours to visitors. When we say informative tours, hindi yung ano, ito, man po figure. Ito ay dog's teeth. Hindi ganon. So, providing informative tours is yung paano nag-perform yung kuweba, ganon. Ano ba yung mga nandun sa loob, yung fauna nandun, may function nila. Doon sa kuweba, outside sa kuweba, to the ecosystem, as well as lalo doon sa communities. Ganun. Also, avoiding littering, smoking, or any doing any other form of pollution, vandalism, damaging and or extracting cave resources. Actually, smoking, bawal to. Pero meron tayo isang kuweba, hindi ko sila sisingle out. Pero meron tayo isang example sa kuweba, hindi ko sabihin ko saan, sa gata. Actually, meron kami observances na hindi na sila nagkagasera. Nag-iossi yung mga ano nila lang sa loob. Malamig kasi. Also, ensuring the headcount of visitors. Kasi, ano, baka kasi paglabas nyo, kulang na yung tao nyo. Kaya baka sobra. Ang may wala sila kayong extra. Also, taking feedback from visitors. Siyempre, it's an ecotourism, ano, diba? So, siyempre, take feedback for improvement. So, ito. Yan, tama ba yan? Yan, proper wearing of cave attire. Kasi, hindi lang naman safety mo yung kinukonsider din nila. Kinukonsider mo din na, minimize. Minimize mo kasi yung... Helmet! Helmet! Wala, headlock!
ni Marge. Actually, vlogger siya. Talaga naman din yan siya. Pa-follow ko yun. Pa-follow yan. Kasi hindi lang naman safety mo yung kinukonsider dun eh. Kasi kunwari, isang analogy na tinatry namin sabihin sa mga tao is, consider the cave as an oil painting na lang. So, iwasan mo yung paghahawak ng mga formation. Diba sa museum, bawal pa kumahawak ng oil painting kasi di-deteriorate. Bawal ng flash, di-deteriorate. As ganun din sa kuweba. As much as possible, iwasan mo yung mga sensitive cave formations. Kasi, mangingitim yun. So, ito isang example ng uncontrolled visitor management. So, yan dito sa right hand side nyo. Yan, yan. Si Tito, nakahawak siya dito. Dito-dito niya, di ba? Tulad nung kanina. Nung kaninang kumpare natin kanina sa Bay Puyo. So, papansin nyo dito sa part na to actually, may itim na yung part na yan kasi nakabot siya dun sa, naabot siya ng tao. And dito sa part na to yung bit. As well as dito, flat na yung surface nung cave kasi uncontrolled yung visitor management. Dito papasok yung the challenge na mag-gumawa tayo ng formula for carrying capacity na sa atin. As well as yun, uncontrolled na, yun, littering. Yung mga taong kung saan-saan yung mga pose. Yan. Dito pumapasok, kaya ako pinakita ito kasi actually, ito mga bagay na ito is may iwasan by infrastructure. Properly placed, strategically placed na infrastructure. As much as possible, installation actually ng infrastructure dito is dinidiscourage namin. Kasi huwag mo na lang yung pipe. Kung meron kang ibang, ano ba? Kung meron kang ibang safety nets, maliban sa installation ng infrastructure, let's say, kuwari, railing, providing, let's say, a certain distance na railing between ng visitor tsaka din sa tao para lang hindi nila makawakan. Kung meron kang ibang safety nets na pwedeng gawin, such as strict implementation ng sa guides, ganun, huwag na mag-install. Kasi, dagdag dyan pa sa resource mo yun, dagdag disturbance pa yun sa installation. Dagdag maintenance pa yun, tsaka dagdag trabaho pa yun sa monitoring. So, yeah. However, there are cases when they are better installed than not, katulad ng sinabi natin kanina. So, yung bang i-install na, such as lighting, usually ini-install siya na, usually kapag sensitive yung isang formation or set ng formations, pwede ka daw mag-install ng lighting or ng studies at a certain distance, at a certain visible emission light spectrum, usually white and yellow, yung pinaka-minimum yung, yellow and green, sorry, yellow and green na emission spectral ng light, yung less na nakaka- less na nakaka-promote ng growth ng tinatawag na lampen flora, yung mga mosses natin ng algae as well as cyanobacteria. Ginawa nila yung study ng spam of cave na sa Europe, isa sa mga pinakasikat na caves na dati kasi sobrang prevalent ng tourism, and then dami nilang nilagay ito na lights. And then, pinalitan nila into an emission spectrum of yellow, and then nabawasan yung growth. So, pwede siya actually. Pero in the case of the Philippines, wag na lang. Kasi kulang tayo sa studies and sa resources. Pero nilagay namin to sa policy just so that worst case scenario, nandyan siya. Or in the future. Siguro future-proofing. Mahis ah. Step lights. Step lights. Pwede siya. Or strobe lights. Also, pathways and railings. Pwede ka maglagay ng raised platforms, actually, sa halip na, lalo sa narrow areas na madalas pinupunta ng tao, just to avoid compaction. Kasi yung compaction, yung pagpipin ng cave floor, hindi lang siya nakakapangit kasi nakakabawa siya dun sa porosity ng cave, then so bawas sa humidity, bawas sa moisture, so dagdag din sa init, sa pagtuyo, as well as yung constant na influx ng visitors. As well as gating, ito yung pinaka-controversial dito actually, pero may, I think maganda naman yung pag-present namin ito. So yan. Dine-discourage namin kasi actually, pagbali yung paglagay mo ng infrastructure o pinabayaan mo, magaling tayo dito kasi madalas sa experience namin, ningas kukun kasi. Magandang simula for maintenance, kahit sabihin natin 5-year, 3-year management plan pa yan, medyo mahirap. And usually, the defense ng mga nagmamanage talaga, gustuhin man namin, bumababa sa amin na pera, maliit ang maliit. So, yan. So, yun. So, wag na lang. Pero, mas kali. Yeah. Ito yung mga pwede.
pag hindi maganda yung pag kung hindi maganda yung installation ng ano pag hindi maganda yung maintenance ng lighting nyo or napabayaan, so ganyan siya, solid, dagdag solid waste yan. As well as ito sa F, yan, ito yung isang malala na yung green, yung mga ano natin, lamp flora natin, so yung either cyanobacteria, moss or algae, na dapat hindi talaga siya nag-grow sa dark zone ng kuweba, pero nakakaabot siya. So, for vandalism pala, tsaka sa mga ganito, usually may mga nakikita kami na sinasabi, buburahin daw nila, or pipinturahan. Huwag na lang po, hayaan nyo na lang. Usually yung iba tinatry nila takpan ng lupa, ganun. Pero actually, mas nakaka-damage pa siya, so hayaan na lang. In the defense of vandalism, actually, the first vandals ng kuweba, sila Bonifacio, actually, wala sa pamitin. Interesting. Ayan. So, ano gagawin sa vandals pag nahuli? Hindi po pwede katulad sa Middle East countries na puputulan ng kamay. Ewan ko, sir, pero actually, ang isang pinag-usapan dati, ay isang araw sa National sa Rescue, sa rescue protocol, sabi nung taga PNP, paano po pag criminal yung ano, i-rescue? Sabi yung facilitator namin, ano, iwan na lang natin doon. Alam daw kasi pag drugs. So, yeah. Kasi may vandals kasi na may every year nagsusulat siya. Kaya si ano nilagay niya, Jason 1988, mamaya Jason 1989. Parang every year bumabalot siya. So napag-repeat offenders. What do you do? Hindi ko sure, sir. Actually, yung iba kasi, ano, yung iba naman kasi, maayos kasi yung ang ginagawa pag ito. Meron kaming hindi kasi siya talaga, madaling sagutin, yung example, pero mahirap magsabi ng general statement. Merong mga ginagawa, it's not universal for all regions kasi. But usually, for example, yung good governing methods for caves, na ano is usually pag may logbook ka ganun or may record ka talaga, so napapersonal ng gata naman siya, o kaya nakakasuhan talaga, lalo na yung mga important legal collection ng guano, kung nangyaring ganun case, malas lang nung nagko-collect ang dalawa kasi bago sila nakalabas at ulihin, nag-collapse yung kuweba, so namatay sila, bangkay na lang sila nung nilabas. Pero meron tayong good examples for cave management. Ano lang siya, localized lang siya sa LGUs. Yun kasi isang challenge yung iba't ibang batas ka din, iba't ibang LGUs. So ito isang example na pwede ka siguro maglagay ng, pwede mo maglagay the defense na maglagay ka ng railing. Kasi si tita, ano, kailangan niya kumawak doon. So if we look dito sa people, dito sa corner, makakiti pa siya. Pero doon sa madaling marating ng tao, nangingitin niya. So para lang may support dun sa pagbaba dun sa part na yun, yun, pwede siguro mag-set ang railing dyan. Very close mo na lang siguro altogether. So for gating, tapos tayo. Gating, like people, there are good gates, there are bad gates. Diba? They are secure, ecologically transparent, so secure, hindi siya basta-basta mapapasok ng tao, mga maninyak. And also, they are ecologically transparent, meaning hindi siya nakaka-apekto dun sa movement, usually through and from the cave na cave biota natin. Hindi rin siya nakaka-apekto dun sa, hindi siya nakaka-apekto sa microclimate. Pero hindi siya nakaka-change dun sa conditions nung sa loob ng kuweba. So, also, there are bad gates that are poorly planned and designed. Yung mga kuweba lang na, kuwebang gate ng garahe, actually may experiences tayo dun. Also, they incur severe detrimental effects on caves and their biodiversity. Usually, pag masyadong maliliit yung butas ng gate na hindi na makalabas or hindi na makapasok ulit yung, let's say, mga paniki or yung mga iba natin. Fauna, yes. Problematic, yeah. Dini-discourage din namin mag-gate. Meron ako pa ng food check kanina, mamaya. Itong gating kasi na ito is based from Bat Conservation International. Also, in parang DNR counterparts ng Missouri nata. Ginagamit na nila ito eh. When gating, we should ask the following. Why you should gate? How would you gate? When will you gate? Also, who should build the gates? Who will gate? And meron silang pinresent doon actually na magandang flowchart. Actually, na sinasabi na
sagutin mo muna lahat to before ka mag-decide kung magkikita o hindi. So let's say, emission convenience, meron mga cultural remains, so no. Kung tanong A, kung yes, and, or also rare endangered species, is the caveman threatened by vandals, looters, and trespassers? No, huwag ka naman gate. Kung yes, will your gate comply with current PCC and PCC standards? Tayo, wala pa tayong standards. Sabi, DNR standards. So kung no, huwag ka naman gate. Kung yes, next ka dito. Does a vigilant owner or manager live nearby? Ito ay applicable sa caves natin kasi usually meron tayong mga caves na either katabi or nasa loob ng private lands. So kung yung owner ba natin na yung land owner ba natin is responsible para protekta dun sa pagpaprotekta ng pweba. Kung yes, so that's an alternative safety measure other than gating. Huwag ka na mag-gate. Kung wala naman, or kung hindi siya matino, can other controls be used such as road gate, signs, surveillance? Meron tayong standards naman yan ng signages sa Memorandum Circular 2009 o DAO ata siya. DAO 2009 tsaka 2013-09. So, kung meron kang ibang other control measures na pwedeng gamitin, punta na mag-gate. Kung wala, will visitors comply with the good permit system? Yes, huwag ka na mag-gate. Yeah. So basically, kung meron kang actually ibang safety measures or control measures aside from gating, huwag na mag-gate. Diba? Under drastic conditions lang. For future proofing lang nila, ilagay namin siya. So ito isang example ng good gate. Ito ay basically, so yun sa Bacon Cave, meron tayong, sorry, yung placement pala ng gates should not restrict airflow, restrictions cause changes in temperature, pressure, and humidity levels. Also, small changes cause great consequences. They should not impede the movement of animals to and from the cave, such as yung battles with flight, hunting, and foraging of land animals, as well as migration. So, ito pa example ng ibang gates. Basically, ito yung half gate pag masyadong malaki yung cave entrance mo. And usually, maraming nag-emerge at return ng mga flyers. Also, ito yung maligit na basic gate with window. Also, should be. Naglagay din kami for public awareness. Also, yeah, promotion of environmental education and public awareness should be considered to improve conservation efforts. It should give important biological information and conservation messages. Hence, should be installed in strategic places. So, printed materials, videos, and signage. For monitoring, pinaka-basis natin muna dito is yung cave assessment form. Kasi doon nagsimula lahat eh. Para lang for consistency. Diba? And ang pinresent namin is yung ang pinaprescribe namin or sinasuggest namin ng monitoring tool. Not strictly, kasi kung meron kayong better monitoring tool, all the better. Pero for now, since ginagamit na siya, is yung BMS, Biodiversity Monitoring System. Magamit siya ng permanent plots, in a way, permanent plots naman yung nasa kuweba. So I think okay naman siya. As well as na hindi naman lahat talaga natin ay trained individuals talaga sa baba. Meron trained pero considered pa rin na lame. Hindi talaga sila specialists. Focus group discussion, field diary, photo documentation, and transect walk. So, transect walk, basically, magtakad, traverse ka dun sa loob ng kuweba. Photo documentation yung isa talagang pinupush namin dito for monitoring. Kasi, lalo na let's say for formations per stations, kukuha ko lang ng, meron namang mga studies na ang NSS usually, meron sila. Nagsasuggest kung paano mag-photodoc for caves na for monitoring. So, kunwari, mag-picture ka ng isang set ng stalactites sa isang ano, sa isang area. Usually, quarterly naman kasi yung monitoring sa isang pueblo or sa isang protected area. So, every quarter, pinipicturean mo lang ulit-ulit yun. And then, from there, sa labas, mag-FGD kayo. And then, tingnan nyo kung ano yung, ano, meron bang changes, meron bang growth. Meron bang, or meron bang damage, gano'n. And then from there, you go yun sa management strategies nyo for intervention. Yeah. Monitoring at least should be done annually. However, for caves with influx of visitors, should be done at least twice a year, preferably before and after the peak season
of visitor arrival for quarterly. So, yun lang po.